Praise God. Tayo po ay nagbabalik. Nawala po tayo kanina sa ere. Nagkaroon lang po ng konting problema sa linya. At salamat sa Panginoon. Dahil ganun pa man po ay muli narito po tayo. At nakabalik po tayo. Ilang segundo lamang. Ito po ulit tayo. At purihin ng Panginoon dahil... ang Diyos ay tapat, dakila, napakabuti. Hindi siya nagbabago sa atin. So, ikalawang araw po ito ng ating ECQ, panibagong panahon ng ECQ natin. At kahit bang po may ECQ, ang Panginoon po ay Diyos na tapat na hindi po nagpapabaya sa atin. Amen? So, He is our great provider. And siya rin po yung nagpo-proteksyon sa ating lahat. So, live po tayo ngayon sa Life Shaper TV. At salamat po sa bawat isa na tumututok at naghihintay po sa ating live. At ito po ngayon ay tatalakay po tayo ng ang mga... Ang tatalakay po natin ngayon ay ang huling pitong wika ng ating Panginoong Hesukristo bago po siya tuluyang magdeklara ng patuloyan ng matay ang ating Panginoong Hesukristo. Meron po muna siyang huling pitong wika na binitawan. At sa bawat huling pitong wika pong yun ay meron pong mahalagang mensahe ang ating Panginoon. At yun nga po ang ating gusto kong talakayin ngayon, hapong ito. So, bago po tayo tumungo sa pag-aaral, ay subukan po muna natin makinig ng ilang awitin para sa ating Panginoon. Ano po? Habang tayo po ay naghihintay ng iba pa nating mga kapatid na siya pong makapag-tune in at makapag-online para po makapakinig ng mensahe ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! So, makinig po mo tayo ng ilang awiting papuri sa Panginoon. Praise God. At ito po, inahanap po lang yung gusto ko ay Tagalog para na mga yan. Sige po. Yan. Yan po yung awiting ng malayang Pilipino. Araw-araw magpupuri. Praise God.
Pinagpalang araw kay Jovel Argate. Good afternoon, sabi niya. Ate Lenny Kakabilos. Gandang hapon po, Pastor. Amen. Praise God. At salamat po. Like and share po natin para yung iba'y makapakinig din. Salamat po sa inyong pag-tune in sa ating pong live stream na ito sa Life Shaper TV. At sa iba po, huwag po kayong mahiyang mag-comment para po alam po kung nandyan po kayo. Ano po, mababati ko din po kayo. Praise God. Ang buhay ko, sabi ng awitin, talagang ang Diyos lang ang ating buhay. Hallelujah. So magandang hapon din po sa ating Milet Corbilla. Praise God. Salamat po sa inyo pong pag-tune in kay Brother Ray Elipe. Praise the Lord. At sa ilan pa po na nais na nanadyaan, ay pwede po kayong mag-comment para po mabati ko kayo. At stay tuned lang po tayo. Isang awitin lang po pakikigan natin din. Mag-aaral na po tayo ng salita ng ating Panginoong Jesus. Again, ako po si Pastor Joey Argate. Nasa Life Shaper TV po tayo ngayon, naka-live. Praise God. Enjoy lang po natin ang music.
Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Talagang kaysaya-saya. Ang buhay Kristiyano po ay talagang napakasaya. Masaya kapag tayo ay naka Kristo. Ano po? May mga problema, may mga pagsubok na pwede tayong harapin. May mga bagyo. Pero pag tayo ay naka Lord, masaya pa rin. Dahil si Lord ang maharap sa lahat ng mga pagsubok o problema o bagyo ng buhay na maaari nating harapin sa ating buhay. Okay? So magandang hapon po sa kay Robel Daba. Ate Robel, praise God. Hello Pastor, sakto kaka-out lang sa aking online class. Salamat Ate Robel. At yan po ay ating kapatiran na lagi pong nakaabang, nakaantabay ng sa ating live stream. Praise God. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating pong live streaming na ito. At gaya nga po ng aking sinabi kanina, so ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang pitong huling wika ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi po natin tatapusin ngayong araw at dala-dalawa lamang po mula ngayon, bukas at hanggang sa matapos po natin sa susunod na ibang mga araw pa. Ano po ang ikapitong huling wika? Praise God. So ngayon po ay pag-uusapan natin yung unang dalawa sa pitong huling wika ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Magandang hapon kay Ate Weng. Praise God. Lagi din na dyan yan. At nakasubaybay sa atin. Praise the Lord. Okay? So, napakahalaga po na pag-usapan natin itong pitong huling wika. Actually, yearly ay itinuturo po ito sa bawat iglesia, bawat kongregasyon. Pero sa atin po, kung di ko nagkakamali, last year ay hindi ko po ito na ay bahagi o hindi po natin napag-usapan ito o hindi ko na ituro uli. At ngayon nga po ay ito po yung gusto kong ibahagi sa atin. Ma-remind po tayo dahil po yung huling pitong wika na binitawan ng ating Panginoon Jesucristo, meron pong mahalagang mensahe na nakapaloob doon. Hindi po yung basta lamang salita. Yun po ay may mga importanteng katotohanan na dapat po nating maunawaan at malaman. So, yun po ang ating gusto kong pagsalusaluhan natin ngayong hapong ito. So, pag-uusapan po natin yung una sa huling wika at yung ikalawa sa huling wika. Okay? So, umpisa na po natin. Sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 23 hanggang 34 ay ganito po ang sinasabi. Ito po yung unang wika. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinagatiatian nila ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Praise God. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa NIV version po, ang sabi to, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Praise God. Ito po ay salita ng pagpapatawad. Salita ng pagpapatawad. Matapos ng ating Panginoong Kristo ay damputin, litisin, na sa panahon na siya nililitis ni isang salita ng pagtatanggol sa kanyang sarili ay wala po siyang binanggit. At doon siya ay hinagupit, nakaranas ng panghahagupit, panglalait, pinagtawanan. Alam niyo po, naalala ko yung mensahe natin last Sunday doon po sa triumphal entry sa Jerusalem. Marami po mga Bible scholar na nagsasabi, yung lahat ng mga tao na sumalubong sa ating Panginoong Kristo na siyang nagpuri at kinilala ang ating Panginoong bilang hari, pinarangalan, nagkaroon ng palaspas, pinagpugaya ng Panginoong Jesus. Pero nung panahon po nang siya ay dinukot o dinampot, karamihan po sa nagsabi na siya ay ipako sa krus ay yun din po mga tao na naroon sa panahon ng triumphal entry ng ating Panginoong Kristo. Siya po ay sinaktan, pinagtawanan, binabatok-batukan pa sa ulo at sinasabi, hulaan mo kung sino ang pumapalo sa iyo. Pinagpasan ng krus hanggang siya ay naglakad patungong Golgota sa bundok na kung saan siya po ay ipinako ang kanyang
kamay at paa, siya po'y ipinako at doon itinayo yung cross na siya nakabayubay doon. At maya-maya, nagsalita ang ating Panginoong Kristo sa lahat ng kanyang naranasan mula nung siya ay damputin hanggang sa siya'y ipako sa krus. Siya'y nagsalita at ang kanyang sinabi, Ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Salita ng pagpapatawad sa kabila ng matinding parusa, sakit at mga panlalait, mga bagay na hindi naman niya dapat maranasan at pagbibintang na hindi naman talaga katotoo at parusang hindi niya dapat matanggap. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang lumabas pa rin sa bibig ng ating Panginoong Kristo, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sa atin siguro, minsan may mga bagay na nagagawa sa atin ng kapwa natin, hindi marahil katulad ng sakit na pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo. Ano kaya kagad ang lumalabas sa ating bibig? Minsan ay may mga pagkakataon, may nakita ko, naglalakad na lang ng lalaki sa kalsada, may nadaan na jeep, at hindi naman inaasahan, may dumura doon sa jeep. Sorry ho, pero yun po ang nangyari, may dumura sa jeep, at sakto tinamaan yung lalaki. Alam niyo po ba ang narinig ko? Ay katakot-takot na mura na po ang kanyang binitawan. Sobrang galit na galit po siya doon sa dumura sa kanya. Garo po katindi, paano pa kaya kung ang ginawa sa kanya ay gaya ng naranasan ng ating Panginoong Kristo? Ano kaya ang lalabas sa kanyang labi? Ang ating Panginoong Kristo po, hindi po matatawaran yung hirap at sakit ng kanyang ginanas. Pero ang kanyang binitawang salita, patawarin mo sila, hindi nila lalalaman ang kanilang ginagawa. Ako po ay naniniwala, ito po ay kapahayagan, hindi lamang puro sa mga tao sa harapan niya nung oras na yan. Yung mga taong nagpako ng kanyang kamay sa krus, nagpako ng kanyang paa, at yung mga tao sa harapan niya that time na nagtatawanan at siya'y kinukutya. Yung salita ng Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po'y salita hindi lamang para sa kanya, kundi sa lahat ng taong nabubuhay sa buong mundo. Ito po ay katuparan ng ministeryo at layunin ng Panginoong Kristo kung bakit siya ay nagkatawang tao. Alam niya na ang layunin niya ay iaalay ang kanyang buhay upang maging kabayaran at kapatawaran ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nung siya ay ipinako, sinabi niya na kaagad, ipinahayag niya na kaagad, forgive them for they do not know what they are doing. Hindi nila nalalaman kahit itong nagpako sa kanyang kamay, ito nagpako sa kanyang paa, at yung mga tao nasa harapan niya na kumukutya at siya inaalipusta, hindi nila alam na itong mga nagagarap na to ay kaparaanan ng Diyos upang ialay ang kanyang buhay at bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Walang ibang pwedeng pangbayad sa ating kasalanan. Tanging ang ating Panginoong Kristo lamang. At salamat dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, sa laki ng pagmamahal ng ating Panginoong Kristo sa atin, hinayaan niyang danasin ang matinding sakripisyo na hinihingi para maging katapat para ipambayad sa ating mga kasalanan. Alam niyo po ba, kabilang ka po sa pinatawad na sa iyong mga kasalanan. At ito po pangyayaring ito na sinasabi ni Lord, forgive them for they do not know what they are doing, ay pagpapahayag ng pagpapatawad sa iyong kasalanan kahit hindi ka pa humihingi ng tawad. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Iyan ang mahalagang maintindihan natin. Walang pangyayari na naganap na yung mga tao ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Kristo. At kahit ikaw, hindi ka pa pinapanganak, wala ka pa sa mundong ito nang naganap ang pangyayaring ito. Pero gusto kong malaman mo, kaibigan kapatid na nakatutok na yung oras nito, kabilang ka, bahagi ka sa dahilan na sinabi ng Panginoong Kristo, forgive them, for they do not know what they are
doing. Gusto kong sabihin sa iyo ngayong hapong ito, ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. The Bible declares all have sinned and come short for the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, wala ni isang tao na bubuhay sa mundo na hindi po makasalanan sa harapan ng Diyos. At dahil sa kasalanan, tayo paparusahan. Hindi pa tayo pinapanganak. Death came dahil sa disobedience ng ating ninunong si Adan. At naghari at namamatayan. Separated tayo sa alap sa harapan ng Diyos, malayo sa Diyos, patungo lang tayo sa kaparusahan. But praise God! Sa kanyang laki, sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, sa panahon, sabi ng Romans chapter 5 verse 8, sa panahong iyon na tayo ay makasalanan, Christ died for us. At yung pong kamatayan sa cross, yung kanyang paghihirap sa cross, hanggang sa siya'y mamatay, ay kapahayagan po ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Yung panahon na isinilang ang ating Panginoong Kristo, ay kapahayagan na po yan na ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. At ang katuparan ay doon sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo at hanggang sa siya'y muling mabuhay. Wala pang tinatawag na paghingi ng tawad sa atin lahat. Pero ikaw ay pinatawad na. Ano ang gagawin natin? Hindi ka na pala humingi ng tawad, pinatawad ka na. Ano ang gagawin na lang natin? Wala po tayong gagawin kundi tanggapin ang kapatawarang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! That's the good news! Yan po yung mensaheng mahalaga na dahil natin maitindihan sa unang wika ng ating Panginoong Hesukristo. You are forgiven! At magkakaroon lamang ng kaganapan na talagang ma-enjoy mo at maranasan ang kapatawaran na yan na ginawa na ng Panginoon kung ikaw ay mananampalataya at tatanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas. Kahit po sabihin ko na pinagtimpla ako ng asawa ko at tapos na, pinagtimpla na kita ng kape pero hindi ko iinumin, bali wala ho yung tinimpla niyang kape. Naroon lang ho yun. Hindi ko ma-enjoy yung sarap ng kape. Ang Panginoon sa Kristo, sinabi niya na, pinagtimpla ka na niya ng kape. At sinabi niya, you are forgiven. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, tanggapin mo. Tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesucristo. Binayaran na ang iyong mga kasalanan. Sabi nga dito sa aklat ng Epeso, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Ating mga kasalanan, lahat po ng kasalanan natin ay pinatawad na. Past, present, and future. Lahat po ng yan was already forgiven 100%. Kaya kung tatanggay mo sa sarili mo, Lord, salamat po. Ako po pala ay pinatawad mo na. Kaya ngayong oras nito, O Diyos, tinatanggap ko po ang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong sakripisyo, sa iyong pagmamahal sa akin, at tinatanggap ko sa akin buhay bilang aking Panginoong Diyos at nakapagligtas. Amen! That's all! Iyan lang ang gagawin mo. Tanggapin mo yung ginawa ni Jesus. Yung tinapos niyang trabaho sa krus ng Kalbaryo, at yung kanyang tinapos na trabaho ay yun nga po, inalay niya ang kanyang buhay upang linisin ng ating mga kasalanan. Siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. At ito'y nagkaroon ng katuparan nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. That's the good news. Kasi ikaw at ako ay mahal ng ating Diyos. Amen! Woo! Napakabuti ng ating Diyos. At ano pa po? Pangalawa, salita po yan ng kapatawaran ng pagpapatawad.
At yung pangalawang wika po na binanggit ng ating Panginoon Jesucristo sa Lucas 23:43. Aklat po ng Lucas kapitulo 23-43. At bago ko bubasahin yan, batiin ko lang iba natin mga nakatune in ngayon, kapatiran, na nakikita ko ngayon dito. Si Pastor Abelardo Mascarinas, praise God, hallelujah. Praise God. Salamat po Pastor Abel, Bishop Abel, sa iyong pag-tune in. Brother Gerardo Baba, magandang hapon Pastor. Salamat sa iyo kapatid. And Marion Desilio, praise God. Nandiyan pa rin si kapatid na Marion. Salamat po sa inyong pananatili na nakikinig sa ating pong programa. So, natapos po natin yung unang wika, ang wika ng pagpapatawad. Kaya naman po ay yung ikalawang wika po. Sa aklat pa rin ng Lucas 23, versikulo 23 hanggang, aklat ng kapitulo 23, versikulo 43. Ito ang kanyang sinasabi rito. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sa NIV, ito mo pong pagkakasabi. Jesus answered him, truly, I tell you, today, you will be with me in paradise. You will be with me in paradise. Praise God. Ito po ay salita ng katiyakan. Salita ng katiyakan. At nais ko pong basahin yung mga unang pahayag doon po sa aklat na yan ng ni Lucas 23 bago po nagsalita yung ang ating pasokrasa doon sa magnanakaw, para po makuha natin ang buo yung istorya. Praise God. Pumpisahan natin verse 32 ng aklat ng Lucas kapitulo 23. Ang sabi ito, may dalawa pang kriminal na inilabas na makawal upang patayin kasama ni Jesus. So, nang ang ating pansukan sa ipinako, meron pong dalawang kriminal o magnanakaw sa kanyang kaliwat kanan. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus o si Jesus sa krus. Ipinako rin ng dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, ito yung unang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Verse 25, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang siya ay kinukutsa ng mga pinuno ng bayan. Kita niyo po. Sabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Verse 36, nilaid din siya ng mga kawal. Nilagbitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat niya sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyari siya ng isa sa mga sariling nakapako sa tabi niya. Sabi ng isang magnanakaw, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Marahil, bago mangyari ito sa dalawang kriminal na ito, marami silang narinig patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya na sila ngayon na ipinako doon, nagsalita yung isang kriminal, isang magnanakaw, sabi niya, di ba ikaw yung Kristo? Iligtas mo nga yung sarili, pati na rin kami. Isang salita na may bahagi, na may pangkukutya sa ating Panginoon Jesucristo. Ngunit nagsabihan siya naman nito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Yung word ng sinabi ng kasamang kriminal, ha? Dalawa kasi sila eh. So yung isa, kinutya ang Panginoon. Tapos yung isa naman, sabi niya, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Alam nila si Jesus Christ. Magkaiba sila ng pagkakilala kay Jesus. Yung isa ay kinutya niya. Pero isa naman ay salita na kung saan ay para siyang mayroong pag-unawa at pagkakilala o nababalitaan niya marahil ang ating Panginoon Jesucristo. At sa kanyang mga nababalitaan, ay kinilala niya na tanang ito'y walang kasalanan. Kaya sabi niya, dapat tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa.
Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At ito pa, matindi ka pa rin, verse 42. At sinabi pa ito, Jesus, Jesus, hindi po, ang meaning ng Jesus, Savior. Parang ang sinabi ng taong ito, Savior, aking tagapagligtas. Sabi niya, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sa paraiso. At sumagot ng ating Panginoong Kristo, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Alam niyo po, ito po ay salita ng katiyakan. Katiyakan na anumang mangyari, nung makita ng Panginoong Kristo ang pananampalataya ng isang kriminal na ito, isang salita na punong-puno ng pananampalataya at nagsabi, Jesus, Jesus, meaning Savior, kapag ikaw po ay naroon na sa iyong kaharian sa langit, huwag niyo po akong kakalimutan. Parang sinasabi niya, isama niyo po ako doon. Pero ano sabi ng Panginoong Kristo? Hindi niya na hinitisip pumunta ng langit. Doon pa lang na magkasama sila doon sa pagkakapako, nagbitaw na ng salita ang ating Panginoong Kristo at kanya sinabi, today, you will be with me in paradise. Ngayon, ngayon mismo, sabi niya ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Magnanakaw ho yung kausap niya. Masamang tao kaya naroon. Hindi sinabi ng Panginoong Kristo, bumaba ka muna niya, naggumawa ka ng mabuti sa kapwa mo para ikaw ay alalahanin ko sa paraiso o isama ko sa paraiso. Hindi din sinabi ng Panginoong Kristo na magpamiyembro ka muna sa ganitong relihiyon. Para lang sa ganon, maisama kita sa paraiso. At hindi rin sinabihan ng Panginoon na humingi ka muna ng tawad sa mga kasalanan mo. Hindi ka pang humingi ng tawad sa akin ngayon. Gusto mo na sama kita sa paraiso? Hindi ho ganun ang sinabi. Ang sinabi agad ng ating Panginoong Kristo, ngayon din, today, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Alam niyo po ba na ang tunay na kaligtasan na ang tao ay makatiyak na tayo ay pupunta ng langit kapag tayo ay binawian ng buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo lamang. Wala pong iba. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang tao. Maaring ang tao ay nadyaan, maraming ang relihiyon ay nadyaan, magtuturo ng mga bagay-bagay sa'yo, pero hindi po relihiyon ang magiging daan para ikaw ay pumunta sa langit. Hindi rin po mabuting gawa. Sapagkat itong nakapako na kriminal ay hindi nga sinabihan ng Panginoon, gumawa ka muna ng mabuti. Ang salat kagad ng Panginoon na hindi sasama ka sa paraiso. Hindi ko sinabing masamang gumawa ng mabuti. Tama po ang tayo ay gumagawa ng mabuti. Tumutulong sa kapwa, nagbibigay sa kapwa, nagpapatawad sa ating kapatid na nakagawa sa atin ng mali, hindi tayo nananakit, tumutulong tayo sa mga nangangailangan. That is good. Hindi po mali yan. Pero ang point po ay ganito. Hindi po yan ang paraan o daan para tayo ay makapunta sa langit. Kung gusto niyo ng tunay na katiyakan na anumang oras tayo bawian ng buhay, ay siguradong tayo ay makakarating sa langit. Isa lamang po ang tamang daan, ang totoong daan at tunay na daan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Hallelujah! At ang kanyang sinabi sa aklat ng Juan 14:6, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hindi kayo makakaparoon sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Hindi po relihiyon ang daan papuntang langit. Hindi mabuting gawa o hindi man sinong tao na mabubuhay sa mundong ito. Ang daan po patungong langit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. At sinabi sa aklat ng mga gawa 16 na sinabi niya, kundi nagkakamali, Acts 16:31 na ang sabi, sa sino ng langit ay wala pong ibang pangalang ibinigay ang Diyos na siyang ikaliligtas ng tao kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Bakit nga po ba ang pangalang Hesukristo lamang? Si Kristo lamang po ang siyang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa kanyang dahilan, sa kanyang lamang ang daan
ng ating kapatawaran. Kaya nga po yung huling wika, tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Kristo sapagkat yung mismong buhay niya ang alay sa ating mga kasalanan. Ang dugo niya ang pinanglinis sa ating mga kasalanan. At yung kanyang kamatayan sa cross ay sinasabi, bayad na yung mga kasalanan mo. Wala ka ng pananagutan sa Ama. Sapagkat ang lahat ng pananagutan mo sa harapan ng Ama ay binayaran na ng ating Panginoong Kristo. Hindi ka na kinakailangan parusahan sapagkat yung parusang dapat ay sa iyo at sa akin ay tinanggap lahat ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung trabahong tinapos ng ating Panginoong Kristo. Yung siya ay ipinako sa krus na matay, muli na buhay, isang trabaho na hindi pang sarili. Isang trabaho na para sa ating lahat ng makasalanan. Imagine na makasalanan. Hindi matitino. Kaya ang sabi ng Biblia, di ba? Mahirap ialay ni naman sa isang tao na mabait ang kanyang buhay. Ano? Sa kaibigan niya, yung kanyang sarili mo, iaari sa kapwa niya, sabi ng Bible, eh mahirap daw gawin niya. Bagamat may ilang magtatangka, pero iilan lang po yun. Pero again, mahirap pa rin gawin na iaari mong buhay mo sa isang tao, lalo't itong taong ito ay walang ginawang mabuti, kundi masama. Tapos iaari pa buhay mo sa kanya. Hindi po. Pero ito po ay ginawa ng ating Panginoong Kristo sa taong makasalanan. At tayo po iyon. Na wala ka nang gagawin, kundi katulad ng ginawa nitong itong magnanakaw, siya po ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yung po kanya sinasabi na wala namang kasalanan yan. Dapat ka lang parusahan tayong dalawa. Pero ito, hindi dapat parusahan dahil wala sa kasalanan. At sinabi niya, Jesus, kapag naroon ka na po sa paraiso, alalahanin mo naman po ako. Isang salita ng pananampalataya. Ngayon po, matapos gawin ng ating Panginoong Kristo na bayaran na lahat ng ating mga kasalanan, siya'y namatay sa krus at muli na buhay. Hindi na po issue ang kasalanan. Hindi na po issue ang kasalanan. Kasi po bakit? Binayaran na ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga kasalanan natin. Nung wala pa si Christ, maaring pupunta ang tao sa impyerno dahil makasalanan. Iyon po kasi ang totoo. Pero ngayon po, pupunta ang tao sa impyerno o hindi, o pupunta ang tao sa langit o hindi, hindi na po dahil sa ating kasalanan. Kundi ang issue nila po ngayon ay kung tinanggihan mo ba si Jesus sa buhay mo. Hindi ka ba naniwala na si Jesus ay namatay para sa iyo? Kung hindi mo siya tatanggapin sa iyong buhay, tinanggihan mo siya, ilang mga magiging dahilan para ikaw ay mapatuloy na mapunta sa impyerno ng kaparusahan. Pero kung sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, salamat dahil pinatawad mo na pala ako sa mga kasalanan ko. Ikaw pala ay naghirap, nagsakit, lahat ng parusa ay tinanggap mo na dapat sa akin, at ikaw ay namatay sa krus, muli na buhay para sa akin at pinatawad mo na kasalanan mo. Lord, nananampalataya po ako sa iyo. Tinatanggap po kita. Iyon ang dahilan. Si Kristo ang dahilan. Kaya pupunta ka ng langit. Sayang po na bawat taon ay lumilipas ang gatong selebrasyon ng Semana Santa kung hindi mo naitinan ng maliwanag ang mensahe kung bakit mayroong Kristong ipinako sa krus na matibunin ng buhay para sa atin. Ngayong hapong ito, kung sino man nakasubaybay ngayon at nakikinig at naunawaan mo ang mensahe nito, isa lamang ngayong gagawin. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon sa Kristo sa iyo. Wala kang gagawin. Sabihin mo lang, Lord, salamat. Pinatawad mo na po ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap ko po ang kapatawaran na yan. Salamat, binayaran mo ng aking mga kasalanan. Salamat, Lord, pinaghirapan mo ng lahat para sa akin. Kaya po tinatanggap ko ang lahat ng yan. Nananampalataya po ako sa iyo at tinatanggap na sa aking buhay bilang aking Panginoong Diyos at tagapagligtas. Pag ginawa mo yan ng personal sarili mo, kapatid, kabilang ka o kabilang ka na sa mga anak ng Diyos na mayroong buhay na walang hanggan at lahat ng benepisyo sa pagiging anak ay may enjoy mo sa iyong buhay dahil nanampalataya ka sa ating Panginoong Kristo. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid na sumabaybay sa akin ngayong hapong ito. Salamat po at kay at Tita Lynn, salamat po sa inyong pag-tune in.
Kay Kuya Lino, salamat po sa mga kaibigan natin na talaga pong hindi po nagsawa at hindi po nainip na dyan. At i-like niyo po and share po ito sa ating mga kaibigan para maging sila man po ay makapakinig ng mabuting balita ng mensaheng ito para sa kanila. Then, meron din po akong YouTube channel. So, ito po ay ipopost ko rin po ito doon. Hanapin niyo lang po ang pangalan ko doon, Joey Argate. At i-like and share niyo rin po. Mag-subscribe din po kayo para po makatanggap kaagad kayo ng mga videos, mga bagong video po na ating ipopost doon. Ano po? Misan pa, bukas, magkita-kita po rin tayo. Malamang sa gantong oras din po sa hapon. 4:30 ng hapon. At tatalakayan naman po natin yung ikatlong wika at ikaapat na wika ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 7 last words na kanyang binitawan. At antabayanan po natin at i-share din po natin bukas. So maraming maraming salamat po muli sa pagbibigay niyo ng panahon at sa biyaya ng Panginoon. Tayo po lahat ay kanyang pinagpala. At salamat dahil hindi po tayo pinababayaan ng Lord. At misa pa, iiwanan ko po sa inyo, you are highly favored, you are blessed in Christ Jesus. Salamat kapatid.